But hindi alam ng mga Pilipino na may isang Pinoy na, correct, you know, who's bringing honor to the country at and that hindi time. Hindi naman na-hype yun eh. Hype na hype ka na. Welcome mga Starkada! Gora na for another special episode of Starkada! Sama-sama tayo, ikaw ang bida. Sama-sama tayo. Super trending ating special celebrity guest dahil ang kanyang cohort yun, aba ay nagdala sa kanya sa buong mundo para makilala from Mariah Clara to Miss Teen Universe host at soon Miss Teen International pa. Eto pa sa dating favorite Lance Raymundo! Hello! Maraming salamat for having me back here. Naalala ko yung first and last before this one was during the pandemic. Yes. Pahirapan. Sa bahay pa tayo. And now, nice to see you in person. It's so great na talagang face-to-face, yes, na ngayon, no? In flesh, talagang real. Eh, ikaw na subaybala lang kita doon sa lahat ng yung trending na street food mo, ng mga nga patusok-tusok mo ganyan, di ba? Pero bukod doon, Lance, may bagong pack na you're making a new name actually, no? Yes. Tsaka trend sa international hosting, aside from being a singer. That's right. Ikwento mo nga yung iyong latest achievement na isa ka ng pageant host ngayon at hindi lang basta pageant host, ha, pang-universe at pang-international pa. How are you chosen? Well, for the past few years kasi, ako yung kinukuha ng Miss Teen International Philippines, okay, as their host. So maraming salamat din sa owner na si Charlotte Bianco for believing in me, diba, na mag-host ng kanilang pageant. Mm-hmm. We're in the age of the internet. Mm-mm. So ngayon talaga, you won't be surprised, mm-mm, if America or Europe sees you, di ba? Nagkataon na habang hino-host ko yung Miss Teen International Philippines, mm-mm, nanonood pala yung may-ari mismo ng, wow, Miss Teen International. Ah, wow. So it's a 25-year-old pageant, wow, that's held all around the world. Mm-mm. Minsan sa Mumbai, India. Mm-mm. Minsan sa Cambodia. Naisipan nila that why not, for the first time, kumuha ng Asian na host. Wow! So, I think namili sila sa mga napanood nila from different Asian countries, uh-oh, hanggang na-narrow down. Pinas! Yes! Bago pa magkaroon ng original pageant, eh parang nagkaroon na rin ng competition para sa magiging host. Yes. So, pumili sa Asia. Kinikilabutan ako. But I'm really proud na kasi, ano, diba, bilang Pinoy, oo, first Asian, Pinoy, correct, pa, diba? In the 25-year history of Miss Teen International. Mm-hmm. So yun, I flew to Cambodia. Okay. And siguro dahil pinanganak na rin tayo sa, mm-hmm, entablado, diba? Yung, mm-hmm, nanay ko, artista, mm-hmm, daddy ko dating movie producer, yeah, si kuya ko is Rani Raymundo. Hindi ako na, ano, parang hindi ako nag-adjust kasi, mm-hmm, pagkalabas ko, it was huge. Parang kung nasa, ano, tsaka Cambodia, Asian din, kakulay pero natin, hindi, kapareho. At iba-ibang lahat ng mga contestants all over the kasama world nila yung mga entourage, mm-hmm, nila. So I saw Europeans, I saw Latinos, Americans, mm-hmm, Nigerians, iba-iba. Uh-oh. And there were thousands of people. Correct. Pero siguro walang hiya lang talaga ako. So, ay, ano ka ba? Hindi ako nahiya. Parang, uh-oh, wala lang. Parang feeling ko nasa music museum ako or something. Kapal mooks. Yeah, it just came out naturally. And I think I told myself they got me for what I am. Yes. And I don't talk like a pageant host actually, kasi yung mga totoong pageant host, ladies and gentlemen, this, yes, is Miss International. Yes. Oh, eh ako, ganito lang. I, correct, just like ladies and gentlemen, welcome to the biggest pageant in the world. Ganun. Uh-oh. So I guess they liked me for that. I kept that. Uh-oh. And then one point nga, natawa yung mga Pinoy kasi napataglish pa ako sa isang sa isang part kasi, so ito ano ba to, blooper na to, itong part na to? Well, it was a blooper, pero sa mga pageantry how fanatics sa Philippines. We were gonna shift already from the
yung unang labas nila to the swimsuit competition. Correct. Eh, syempre nagka-clamor yung mga tao, gusto makita ng kagagyang mga bae. Live na ito, live ito. Kasi... So like, yeah, and, next up, we have the swimsuit competition. Yung nga, per weight lang, sabi ko. Napalang ka doon. Yeah. Ano ba, parang namang ano din yan, trademark din ng Filipino siyan. Parang sa Singapore, yung ano nila, Singla, English nila yeah. na Singlish, di ba? Na may la. Na may la. Ganyan, di ba? Yung parang, wait la. Oo nga. Ganon. So, probably wala sa kanila yun. Correct. Tapos so, yung mga Pilipino ang nagtawanan sa'yo. Ay, yung mga Pinoy dun pala, I don't know, probably because of the makeup or di nila akalain na Pinoy yung host. Oo. Nalaman lang nila na I'm Lance Raimundo and I'm Pinoy after na. Oh. After the pageant na. Uh-oh. So the whole while, they were just assuming na local celebrity ako doon or something. And baka nga hindi nila napansin yung weight lang. Uh-oh. And then yung palabas na ako, syempre kausap ko yung ano, mga handler ko Tagalog. Lahat sila nagulat. And that's when they got really proud. Wow. Eh talaga naman, we feel so proud kasi first Asian at Filipino pa to make it to Miss Teen Universe or Miss, that was Miss Teen International. Under 25th year. Ngayon naman, pipiliin ka naman. And then, no. Last year din, nandun pala yung ano, may-ari ng Miss Teen Universe. So, I think they liked me at that time. Pero syempre, they had to screen others. Eventually, ako yung napili to host Miss Teen Universe. Correct. And it was held in... Barranquilla, Colombia, South America, last November. Mm-mm. Very nice. Parang another feather on your hat naman yeah, ito. And that was Miss Teen Universe. Actually, the reigning Miss Universe ngayon ay product ng Miss Teen Universe. Wow. Sayang lang, hindi siya masyadong na-hype dito kasi Miss Teen Universe was happening exactly when Miss Universe was happening. So medyo na-eclipse siya ng Miss Universe. Correct. But hindi alam ng mga Pilipino na may isang Pinoy na correct. You know who's bringing honor to the country at and that hindi time. Hindi naman na hype yun eh, hype na hype ka naman, 'di ba? Yeah. Hype talaga yung ginawa mo, ha? Bongga yun. Yeah, so I'm glad and I'm confirmed na. So this year I'll be hosting. Teka man, ano yung confirmed? Linawin natin yun. You're confirmed na? Confirmed. Confirmed. Ano pala yun, confirmed? They're confirmed na ako to host Miss Teen Universe and Miss International for this year. Bongga naman nun. Yeah, ang bongga, bongga. Congratulations. So would you consider this as a career move para sa'yo? Will you switch na from being a singer to a pageant host? Or alin na ipaprioritize actually, mo? Marami na nga naging shift sa career ko kasi talagang nagsimula ako as a singer, di ba? Yes. But I think, especially the generation now, mas kilala ko as an actor. Totoo naman. Because, especially because of Viva, di ba? Correct. But then, the pageantry world and Filipinos, masyado tayong in love sa pageantry. Correct. Kilala ako bilang international host. Totoo. But I think acting is still, yun pa rin yung talagang core ng career ko. Correct. Pero syempre, kahit acting is the core of your career, naku, Raimundo family to, ano lang sasabihin ng kuya mo na singer din. Syempre, babalik ka pa rin dun sa passion mo naman. For singing. So may mga bago ka bang compositions ngayon? Bagong single? I have a new song entitled Sana under Viva Records. Mm-mm. And speaking of Rani Raimundo, na nagbalik sa itsura niya, no? Yes. If you look at the internet, follow Rani Raimundo, yung mga fans niya nung 90s, mga gulat. Kasi itsura niya ngayon is 1990s Lance Raimundo. Trinain ko siya sa gym for 6 months. Okay. He lost 40 pounds. Wow. Balik alindog. Siguro, magtatapon na naman ng mga panty yung mga babae. Ano sa kanya tulad dati, di ba? Kinakabahan na ako dito sa interview na to. Ah. Gusto naman naming marinig yung patikim mo sa iyong mga, isa sa mga original songs mo. Siyempre, eto na po ang... most sought after international pageant host. Let's claim it, di ba? The one, the only, Lance Raimundo! Speaking of claiming, title ng kantang to is Sana. May ganda na pagdating mo sa buhay ko, parang langit sa piling mo. Kahit tamis ng ating pagsasama, magkasundo tayo, hindi ba? Wala akong mahanap na mali sa pag-ibig natin na panandali. Siguro'y di tayo para sa isa't isa, kaya nilisan mo ako.
Ngunit sana, sana tayo pa rin. At sana'y lagi magkapiling. Ngunit di na ko aasa pang muli. Dahil ikaw ay wala na. Kahit mahal pa rin kita. Sa lahat ng aking mga nakilala, sa'yo lamang ako tunay na lumigaya. Kay lambing ng ating pagmamahalan, maligaya naman tayo, hindi ba? Wala akong mahanap na mali sa pag-ibig natin na pinandali. Siguro'y di tayo para sa isa't isa, kaya nilisan mo ako. Ngunit sana, sana tayo pa rin. At sana'y lagi magkapiling. Ngunit di na ko aasa pang muli. Dahil ikaw ay wala na. Masakit tanggapin na hindi ka na akin. Sa pangarap ko na lang babalikan lahat ng ating nakaraan. Sana, sana tayo pa rin. At sana'y lagi magkapiling. Ngunit di na ko aasa pang muli. Dahil ikaw ay wala na. At mahal na mahal pa rin natin na nag-iisang Lanzray Mundo. Ang ganda nung vibe nung kanta. Parang na, mixture siya, parang tumawid siya, crossover siya ng Ronnie Ray Mundo, Lanzray Mundo. Oh, naganda. It's a breakup song, yeah. Pero you don't want to be sad naman. Pag breakup, di ba? Dapat moving on. Kaya when you express your sadness, dapat napapasayaw ka, ganun. Alam so, yun mo, yung ano ko. That reminds me of our previous guest before, si Raynan Dalanay, yung The Voice Kid, season 2, okay, ni Coach Lea Salonga. Nag-compose din siya ng kanta, Gusto Ko. Mm. Pero, breakup song din yun. Parang yes, heartache talaga, pang heartbroken saka, talaga. Diba, pero ginawa niyang masaya, gaya niyan. Alright, so sa mga nag-break, stop trying to analyze bakit kayo nag-break, saan ka nagkamali, saan siya nagkamali. Just accept that you're not meant to be with each other. Period. Oh, diba? Nag-advise na kagad so, siya lang na hindi ko pa tinatanong. Diba? Ganun talaga. Pero maganda yon kasi yun diba? Yung message ng song. Yes. Eh, ano kaya ang take dyan ng mga Gen Z's natin? Kasi sila yung mga tumitake ng inyong mga kanta. Diba? Yeah. Gen Z, ay, may contest pala. Sandali. Miss Universe! Miss Teen Universe! Star ka at Miss Teen International Star ka! Hello, MTRCB, patayin niyo muna po yung TV ninyo. Ang ganda naman na outfit, hindi niyo sinabi na magaganyan kayo. Lighting, palakasan yung ilaw. Ano to? Anong drama na to? Anong entry ng mga Gen Z's natin? Duplicate? Hello everyone, my name is Kate Maikawa from Philippines. Ay, may ganun. Applause! Hi, hello everyone, this is Kate Kaber from Cavite City. Wow! Mga contestants pala, di ba? O ikaw, kunwari ikaw yung ano, di ba? Ikaw na mag-host din ng Miss Teen Universe at Miss Teen International. What can you say about our future candidates? Can they qualify to vie for the Miss Teen Universe and Miss Teen International? Pinaka-importante for... English, please. Oh. Oh. Okay. Alright, so the most important quality that we're looking for is stage presence, of course. Yeah. And that's definitely something that they have. Uh-uh. And they also have chiseled features. Yes. Camera-friendly features. Yes. Na yung iba kasi mga babae, maganda sa picture. Pag makita mo in person, yes, hindi na. Totoo yung beauty naman queen kasi, lumilibot yan sa buong mundo to represent their title. Mm-mm. So, kailangan palakado, kumbaga, di ba?
correct. Sila na yun. Eto, mga plakadong plakado. Kung kau nag-viral sa iyong Mariah Clara, eto mga viral dito sa mga TikTok. I know. Mag-usap kayo mga Gen Z's. Yes. Pasabi niyo sa akin, daling mahirap na Tagalog. Kung paano niya artihin. Nakakapagpabagabag. Yun. Nakakapagpagpaga. Yes. Oh. Nakakapagpabagabag. Oh. Wow. Faster. Nakakapagpagaba. Fun. It's so fun, right? Congratulations. Fun in the film. Nakakapagpagaba. Nakakapagpabagabag. Yes. Yan right. Ang nakakapagpagabagag sa. Ayun. Nakakabag. Nagpaka. Nakakapagpabagabag. Yes. Siyempre, sure na enjoy nyo ang segment na to at episode na to with the one, the only, Lance Raimundo. Congratulations. Good luck sa iyong hosting. Please promote your upcoming shows at yung mga kanta mo and other gigs and yung social media accounts. Follow me on all my social medias, Lance Raimundo on Instagram, Lance Raimundo Official on TikTok, Lance Raimundo Facebook, and Twitter. And also, doon mo naman rin makikita yung mga upcoming mga shows namin. And we're filming 2 movies right now, mm-hmm. Neophyte and Amara. Amara is gonna be the first ever. Oh! Speaking of beauty pageants, yes. Sa mga beauty pageant aficionados, lahat tayo yan, punong-puno, napakayaman sa mga beauty queens ang casting ng Amara. Wow! Pero secret kung sino sila, pero kilalang-kilala ninyo. And they're very popular beauty queens. Yes. At kasama ako. Yes! And of course, Neophyte, hindi pa ako allowed sabihin kung sino, but these are very big mga Gen Z stars. Correct. O Gen Z stars, yeah. Diba? Abangan natin yan. Sige, kung ipapa-trending mo ang star ka, paano mo sasabihin ng star ka the Lance Raimundo way? The most common misconceptions about guys from La Salle is that when we say star ka, it's star ka, but actually it's star ka. Right. Magpapatuloy pa rin ang Storka. Storka. Storka.